Dahil matagal-tagal nang hindi ako nakapagluto ng chicken biryani, naisipan ko na magluto dito sa bahay. Kaya ngayon, samahan niyo ako dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng chicken biryani. Isa ito sa paborito kong Indian food dahil sa kanyang mabango na spices, caramelized onion, fluffy rice, savory chicken, and also saffron na nagbibigay aroma, color and taste na talaga namang mapapakamay ka kapag kumain ito. So meron ako ditong dalawang white onion. Pwede din kayo gagamit dito ng red onion. Islice lang natin ito ng pantay-pantay para once na prituhin na natin, pantay-pantay din ang pagka golden brown or ang pagkaloto. Dito naman sa ating frying pan, magpainit lang tayo ng mantika. Kapag ready na ito, pwede na nating iprito. At haluin din natin ito paminsan-minsan at huwag na nating hintayin pa na mag-brown masyado. Kapag ganito na ang onion, patayin na natin ang apoy dahil mabilis lang ito mag-brown sa init ng mantika. Ang ganitong way pwede natin magawa ahead of time at ikip lang natin ito sa airtight container at hayaan sa room temperature. Kapag sa refrigerator naman, make sure lang bago natin gamitin na ipalabas natin ito ng 30 to 1 hour dahil matigas ang fried onion. Nasa 1 kilo na chicken drumstick ang gagamitin ko dito at natanggalan ko na ito ng balat. Now, maglagay na tayo ng 2 teaspoon chili powder, 1 teaspoon coriander powder, 1 teaspoon cumin powder, 1 teaspoon turmeric powder, 2 tablespoon biryani masala, 1 teaspoon salt, at pinagsamang garlic, chili, ginger paste na nasa 2 tablespoon at dinikdik ko lang ito ng maliliit. Now maglagay na tayo ng calamansi juice at gagamit tayo dito ng plain yogurt. Then, ilagay naman natin dito ang ating fried onions. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggat sa mag-well combine na ang mga spices. At syempre, huwag natin kalimutan dito maglagay ng mint leaves. Pagkatapos mahalo, isit aside lang natin ito at imarinate ng 3 oras. Or pwede din naman ito imarinate overnight. After 2 hours, prepare naman natin ang ating biryani rice. Hugasan lang natin ito ng 3 to 4 times hanggat sa luminaw na ang tubig. Sa ganitong paraan, maiwasan natin ang lotong kanin maging sticky at gummy. So, napaka-importante na ma-remove ang starch para ma-achieve natin ang fluffiness ng biryani rice. For the meantime, proceed tayo sa ating saffron milk. Kapag ayaw niyo gumamit ng gatas, pwede plain water lang. Dahil nagbibigay ang saffron ng aroma at natural color sa ating biryani rice. Dito sa ating cooking pan, nagpakulo lang ako ng tubig at ilagay ang oil. Then isunod naman natin dito ang ating bay leaves, long chili, cinnamon stick, cloves, cardamom, cumin seeds, peppercorn at asin. Then, takpan muna natin ito at hayaang kumulo ang tubig. Then, isunod natin na ilagay dito ang vinegar. Ang purpose nito is to prevent the rice from sticking each other para ma-achieve natin ang whitier and fluffier rice. Hayaan natin kumulo ang tubig. Iwasan natin na haluin ito ng haluin para hindi maputol. So, lutuin natin ito ng mga about 85 to 90%.
Now, dito sa ating cooking pan, maglagay lang ako ng oil. Kapag mainit na, isoy lang natin ito sa malakas na apoy. Sa pagluluto ng ating biryani, gagamit tayo ng packing method, kung saan i-pre-cook muna natin ang manok bago i-layer ang rice. Lutuin muna natin ito ng about 85%. Then, ang remaining cooking time, literally na once mag-layer na tayo ng kanin. For a while, tikman muna natin kung okay ang lasa ng ating chicken biryani. Now, mag-reserve tayo ng kanyang curry sauce. At this time, i-layer na natin ang ating biryani rice. Then, spread lang natin on top ang ating fried onion at saka chopped mint leaves. At i-layer natin ulit ang ating biryani rice. Spread lang natin ito gently para hindi maputol. Now, ilagay naman natin dito ang ating saffron milk. Now, maglagay lang ako ng konting food coloring. This is optional. You can skip if you don't want. Then, isunod natin dito ang ating fried onion. Dahil wala tayong ghee, chicken curry ang ating ilagay. Then, isunod natin dito ang ating mint leaves. Takpan lang natin ng aluminum foil, then simmer lang natin for 15 minutes. And now, ready to serve na ang ating masarap na chicken biryani.